Happy Friday! It's Friday! Friday, Friday, Friday. Dati pag Fridays, it's a fly day. Pero ngayon, stay at home. Rest day. Rest day. Here, something from Hoto Moto. Three months na, the last time we had Hoto Moto. Actually, yung Hoto Moto dito sa Japan ay mga bento siya. For example, yung school namin, pag merong mga event at walang kyushuku, yung school lunch, kumukuha lang sila sa, nag-order sila sa Hoto Moto. So this is, I think, this one kasi marami siyang laman. It's 850. Tapos ito naman, 550 something. Kasi konti lang siya. Pero paghati-hatian lang siya. Parang pwede rin hurot ang kaso. Okay, so by the way guys, while we are eating, we're also gonna chit-chat with you. Itadakimasu! By the way guys, mga hindi pa nakakalam, ako si Liz at siya si... My name is Jake. At nandito kami sa Japan. Allergic sa gold, so mayan siya balitag mga peke lang. Yes, pag peke ng mga alahas, okay lang ako. By the way guys, we're both English teachers dito sa Japan. But I came in Japan 2015. So una akong dumating kaysa sa kanya. Ilan to ka? Ilang years before? Noong 2015. Tapos after a year, bumili ako sa Pilipinas. Nagpakasal kami. And then, 2 months lang nakasunod agad siya sa Japan. So kailangan nyo lang, kahit bago pa lang kayong kasal, pwede mo nang makuha yung asawa mo dito sa Japan. Provided na nagbabayad ka ng tamang taxes at meron kang documents. So easy lang. So ako, mag-4 years ako dito sa Japan next year in May. Ikaw naman, mag... Kaka-2 years lang yan noong October 23. Pero so far, okay naman. So... Ano sa ginagawa sauce? Steak sauce. Actually, para yan dito. So ano yung mga sila? Steak. Pork wrap? Pork? Hindi ko alam kung pork ba to or beef. Parang beef. Pork, egg... Ay, pasta. Oh, meron siyang... pasta. Tapos meron siyang hamburger steak, tapos merong ano, ito. Ebi fry. Gusto mo? Tinan ako fry. Ham. Ham? Ham? Egg? Ham? Ham, egg. Fish? Fish? Oh, fish. Chicken. Chicken. Loads ang ito ni? I think this is... Sorry guys, hindi ko alam mga pangalan ng mga pagkain dito. Seafood din, no? Basta, pag gusto ko lang, yun na yun. Seafood to, yes. Seafood. Seafood siya. Parang squid siya. Squid yata. Tapos, ito. No, breakfast meal. Parang breakfast meal. Ito. Maganda talaga yung kulay ng mga itlog dito sa Japan. Mm. Orange. Orange lang. Egg yolk. At ito naman, ito yung tinatawag nating nori. Nori! Green na paper. Pero ito, malambot na kasi siya eh. Ayan, nori. Masarap siya actually. Ito yung nilalagay sa mga sushi. Yung nirarap yung sushi nito. Sa onigiri. Sa onigiri rin. Back to the topic a while ago. Yun. Kaka 2 years lang niya dito sa Japan. It's just this year na nakahanap siya ng teaching job sa Board of Education ng kabilang city. So, from engineer, naging... English teacher na siya. Naging sensei na siya. Do desu ka? Kumusta naman ang pagiging English teacher? From being an engineer. Mahirap ba? Hindi siguro engineer. Ano siya? Industrial engineer siya. Engineer pero... Well, hindi... Ang nag-work ko dito. Pero hindi niya yung... Kumraduate lang siya ng engineering. Pero hindi yun yung... Hindi ko nagamit yun. Hindi nagamit. Hindi siya nagtrabaho. Pagka-engineer. Nag-ano siya? Nag-graphic designer ako. Nagtambay sa bahay. No. So for ilang years yon? Online job ka for many years? How many years? 5 years. Mga 5 years. Mga 5 years. Yun din yung reason kung bakit okay lang na nag-abroad ako kasi lagi ka lang nasa bahay. So pag tumatawag ako, tadaan! always there. Mm. So, kaya din, pag punta niya dito sa Japan, ano, dahil mahirap talaga kasi makahanap ng trabaho dito eh, kahit factory work. Mahirap talaga siya, especially pag
wala kang alam, hindi ka marunong mag-Japanese. So yun yung problema niya. Naghanap agad kami ng work pero hindi makahanap kasi walang Nihongo skills. Nihongo, karimasen. Talagang kahit after a year, hindi pa rin siya marunong mag-Japanese. Hanggang kasi ngayon. Laging nasa bahay lang. Pero good thing kasi online, may online job siya. So while wala siyang work, nag-online job lang siya. Hanggang this May lang na nakahanap siya ng teaching position. So I work dito sa city namin. Siya naman sa kabilang city. So ilang minutes yung drive? Mga 20 to 30 minutes by car. 20 to 30 minutes by car. May tatlo siyang schools. Ako naman, tatlo din yung schools ko. Dalawang junior high school, isang elementary school sa'yo. Lahat elementary school. Konti pa na nakakain ko. Ano gusto mo? Elementary or junior high school? Ako gusto ko junior high school. Nung pag-apply ko, gusto ko sugar po. High school, junior high school. Bakit? Kasi baka masyadong makulit ng mga bata. Masyadong maingay yung mga bata. Kasi hindi nga siya teacher eh. So parang nagdadalawang isip siya kung kaya ba niya yung classroom management, paano ba i-handle yung mga bata, di ba? Pero ngayon, I think basta gusto ko elementary na lang. Kasi kasama mga bata. Tama. Sa junior high naman, yung mga bata kasi, ano na, adulting. Puberty stage. Pero cool sila kausap, lalo na pag marunong ka mag-Japanese. Sa school kasi, yung mga bata, hindi sila talaga marunong mag-English. Kaya, pag hindi ka nag-Japanese sa kanila, hindi sila magsasalita sa'yo. Unless, nag-iikaywa sila, tapos marunong sila ng konting English. Pero usually kasi sa mga po, napaka-tahimik, napaka-shy. Ang pinakagusto ko ngayon na school is yung elementary school ko kasi maliit siya. Only 52 students. Imagine that. Only 5 students sa grade 5. Ang babait ng mga bata kasi konti lang talaga sila eh. Kaya, disiplina. Para sa akin, hindi, the school doesn't matter. Parang depende yun sa mga bata. Yeah. Diba? Kaya para sa akin, gusto ko yung school, depende sa mga bata. Sa junior high naman, konti lang yung work kasi meron kang kasama na Japanese teacher sa class. Whereas, kung sa elementary school, ikaw lang talaga. Except sa ibang prefectures na team teaching talaga. Pero hindi kasi nangyayari yung team teaching sa mostly elementary school. Diba? Marami kasing nagtatanong kung paano ba yung feeling ng English teacher ka dito sa Japan? Tsaka being a Filipino English teacher dito sa Japan. Kasi dati, years ago, only native English teachers lang ang hinahire ng mga Asian countries para magturo sa kanila ng ESL or English as second language. I think only a decade ago or more than a decade ago na tinatanggap na ang mga Filipino bilang English teacher sa Asia. Meron bang discrimination? Actually, sa lugar namin, konti lang talaga yung mga Pinoy na English teacher. Pero marami mga Pinoy dito sa lugar namin. Na. Pero konti lang yung English teacher. Parang hindi sila makapaniwala na nagtuturo na pala ng English yung mga Pilipino. Dito sa lugar namin kasi napakaliit ng... Rural area kasi siya. Rural area. Malayo kami sa Tokyo. As for discrimination, I think Japan is just, let's say, racist country na hindi lang naman Pinoy ang dinediscriminate na. Actually, lahat ng lahi, diba? Pag foreigner ka, meron talaga silang ganoon na parang natatakot sila. Ewan ko, hindi ko ma-explain. Pero I think... Hindi sila open. Pero usually, okay naman. Marami, siguro yung may ganoong feeling yung mga matatandang Hapon. So far naman kasi mga friends namin, okay naman. Parang, okay. Accepting na sila sa mga foreigners. Kunti pa nakakain ko! Help me please! I'm on a diet. Like diet. Gutom. I think this is not mukbang because we're not really like eating a lot. Me in particular. It's just chika-chika time. By the way, one rule in using chopsticks in Japan is that you don't do this. Rule na wag ganituhin yung chopsticks kasi bawal yan dito sa Japan. And if you come to Japan, you go to a restaurant, tapos ginanyan nyo ang chopsticks, bawal yan. Ibig sabihin, ito ay para sa mga pumanaw na parang November 1st sa atin. Tapos hindi din pwede yung ganito, yung parang ito, tapos
kukunin niya yung magpapasahan kayo through chopsticks. Kasi dito sa Japan, yun yung ginagawa nila pag nag-cremate during cremation. Tapos pinapasa-pasa nila yung hindi, okay lang kumuha ka dito sa plate ko, okay lang yan. Pero yung ganito, tas yan. Kasi para siyang bone, yung bone ng mga puman, ng kinermate. Mm-hmm. Ganyan yung ginagawa nila. So, bawal yun. Yeah. So, mga hapon, malalakas kumain. Oh, yung mga hapon, malalakas kumain. Pero ang papayat, di ba? Tapos ang lakas uminom ng beer. Ang lakas uminom ng beer, grabe. Kung sa Pilipinas, guys, yung parang, yung mga babae sa Pilipinas, di ba, pag umiinom ng beer, parang mababa yung tingin natin sa mga tao na umiinom ng beer. Actually, yung head ng Board of Education namin last year, sabi niya sa akin, I want to drink beer with you. What drink do you like? Tapos yung mga students sabi, beer, beer, beer. So, alam talaga nila na beer yung hilig. Tapos babae pa yung sensei. Oh! So, kumakain sila sa chisoku. Hindi pwede yung ganito. Sabi nila, Korean daw yung pag ganito. Dami ko pang pagkain, no? Tulungan niyo ako. Yes. Yes. So, wala. Shimasen deshita. Pag yung sorry guys, maraming kinds of sorry. Siguro yung alam nyo kasi sa anime, gumene. Gumene? Yun yung pambata na parang pa-cute siya. Gumene. Sa elementary, gumene, gano'n. Mga teachers, yun yung sinasabi sa mga. Pero actually, kung polite, gumen nasai. Gumen nasai. Yung iba, gume. Gumen. Gume. Gume? Gumen. Gumen, hindi din siya formal. I think yung pinaka-formal is sumimasen deshita. Pero yung pinaka, kasi meron silang levels of apologizing. Meron din yung ano ba yun? Moshaike gozaimasen. Moshaike gozaimasen. Shakinai des. Yung pag sa mga stores, pag may tinatanong ka, tas wala sila nun, sinasabi nilang moshaike gozaimasen or moshakinai des. Yung simasen actually, marami siyang times ginagamit. For example, pag magbabayad ka sa supermarket, pag ibibigay mo yung pera, magsasabihin mong simasen. Parang, excuse me, magbibigay ako ng pera. Hindi natin yun sinasabi, di ba? Tapos pag dadaan ka sa gitna, ng dalawang tao nag-uusap, simasen. Or, pag may ginawang kabutihan ng isang tao sa'yo, sasabihin mo munang simasen, tapos arigato gozaimasu. Ganun sila. Napaka-polite. I wanna eat this. Ito lang yung gusto ko sa itlog. And this is the healthiest part of an egg. Giliyot? No, you eat the healthiest part. I eat. Puro cholesterol. Bawal mo late. Late. Being late in Japan. Yeah, the other day, meron kaming pictorial for the graduation photo. Sabi nila sa akin, ang magpipictorial daw after 8:15. Kaya ako naman, kasi hindi ako supposed to be pupunta dun sa school na yun. Dun ako sa ibang school. Sa 8:14 ako dumating sa school. Alam niyo ba kung ano nang ginagawa nila ng 8:14? Nagsistart na silang mag-pictorial. Pero sabi nila, after 8:15 pa yung pictorial. Kaya huwag kayong maniwala sa mga hapon pag sinabi nila, yun yung time. Kasi hindi sila on time. Before the time. Almost done and I'm not yet done and I'm almost, I'm always like this. Again, this is not mukbang. So, mauna ra ko ani kay. No, tabang. Pag konti na lang yung tirang rice or ulam ginaganito nila. Tsaka happy rin ako na naging teacher na siya kasi at least once in a day meron siyang healthy na meal. Niluluto kasi namin dito mostly Filipino food and you know Filipino food mostly fried, 'di ba? Sana may ganyan sa Pilipinas, no? Shushuko. Experience ka na dyan. May natirang pagkain daw sa Junkin. Ah, oo. Pero hindi ako sumasali sa Junkin. Sumasali ako. Kasi patay gutom siya. Masarap kasi yung pagkain sa Shushuko. Guys, I think hindi ko na siya mauubos. So, no chance. But we have to wrap this up because he needs to go to his work. Thank you very much for watching this video. We're gonna make another one like this in the future. Oh? Yes, and you're gonna join me again. Paano ba mag-goodbyes Japanese? Sayonara. 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 Matane. Matane. Te. No. Matane. Jani. Matane. Hindi Jani lang yun sa mga. Matane. Good. Ready. Go. Matane. See you in the next.